time out! Isang pagbubugay sa ating mga masisipag na estudyanteng magsisipag tapos ngayong taon! Maligayang pagbati mula sa inyong tiktropa dito sa... TikTok Love! Ang saya! Once again, congratulations sa mga graduates natin. At special shoutout, Mama. Oh, yes! Sa lahat ng nanay, tatay, nagpaaralan ka na. Nagpagod! Siyempre! Kay ate, mabuhay! Kuya, nagpaaralan kapatid. At saka sa mga working students. Yes! At ganito sa mga teachers, siyempre. Yeah. At ang mga minamahal nating guro, yeah. I love you! Love you! We love you, po! Kaya naman, ngayon, natapos na kayo sa pag-aaral. Galingan ninyo sa inyong pagtatrabaho. May awa ang Diyos! Makakamit nyo rin ang kagaangan, tagumpay sa buhay. Tama! Ay, naku! Ito naman ang siyempre, marami salamat sa mga tiktropa natin mula sa ATM Squad, Mix Almendras, and Mike Oliveras na kahapon ay nandito rin. Talaga namang inaaraw-araw na kami, Mark. Mama, thank you. Unti na lang magiging regular na ako. Oh my God! Yun talaga gusto niya, yun talaga gusto niya. Malapit na yan. Siyempre, kasama din natin si Natea, Ashley, Jeff Moses at Sean Lucas. Ang host ng pinakabagong ATM podcast, ang Triggered. Teka, bakit bang tinawag Triggered, Sean? Ganito kasi, Triggered kasi yung pinag-uusapan namin usually mga controversial topics, ganun. Pero we're just having an open conversation about it. Ay, maganda yan. Eto pa, meron pa tayong humahabol na bisita. Ewan ko lang kung matriggered din tayo sa kanya. Ang ating paborito, si Sugar Mercado! Ay, Sugar, Sugar. Total, napag-uusapan graduation. Kamusta ka ba nung estudyante ka? Oh. Ay, okay na okay ako. Hindi ako nakatapos. Okay, pero hindi nakatapos. Uy, okay lang yan. Tignan mo naman, kahit hindi ka nakatapos, you're okay. Artista. Di ba, Manu Yorme, ikaw din naman, hindi ka nakatapos. Ako, hindi ako nakatapos. Pero nag-major ka. Ikaw kasi, Mac, given ka na eh. Mukha naman. Ay, teka. Char lang. Pero yeah. At saka siya lang ang artista, napakataas ng bewang. Ang belt. Pero ito na, mamigay na po tayo ng instant pa blessing sa ating mga tiktropa, kaya mamakihali-halloween na kayo sa pagbabalik ng TikTok Love! Masaya dito! Yes! Masaya dito! Welcome back to TikTok Love, kung saan laging masaya dito! Natin ang saya. Mamimigay tayo ng ampaw blessing dito yun sa Hallehoy! Para po sa Green Team, maglalaro po si na Mark at Migs. Kasama po ang kanilang taga-cheer na si Sugar! Yeah! 1, 2, 3, 1! Let's go, Green Team! Let's go! Let's go, Green Team! Let's go! Wow! Woo! Green Team! Woo! Ang taas nun! Iba talaga, tama ng Sugar. Ano? Iba talaga. Lalo na pag mataas ang belt mo, ganyan katas yung energy niya. Up na up eh, no? Siyempre. Okay, naku, dito naman tayo sa Pink Team. Lalabas si na Sean at Jeff together with their cheerleader, Thea! Eto na, Thea! Kami papatalo! 5, 6, 7, 8! Go Pink Team! Go Pink Team! Go! Go Pink Team! Go Pink Team! Go! Go Pink Team! Iba! Iba, ang taas ng boses, ang ganda ng boses nun. Galing sa tayo kay Sugar. Kaya naman, players, pumweso na kayo at humanda ng maglaro ng Salo-Salo Together! Pwesto na. Ito, pinapapwesto lang po natin. Doon tayo. Okay. Ay, nako, sino ba? Ito na. Dapat kailangan po, balance dito ang mga paa nyo. Oo. Ay, ito na, ready na. Ba, mukhang mahirap. Okay, ito na. Players, you have 1 minute and 30 seconds. TikTok lock! Happy time na! Let's do this! Eto na! Oh. Ay! Nakakaloka! Ay! Akala ko may naisan. Ayun, isa! Akay sa napit. Ay! Ay, sayang! Ay, naku, wala! Ay, dalawa! Dalawa na! Ang pink! Green! Let's go, green! Oy! Ang taas! Ang taas! Ay, nahulog! Yeah, oy! Lumabas! Habol lang. Come on, Green. Lang. Ito po yung kauna-unahang pagkakataon na isa lang po ang puntos
ang mananalo yun, ay dalawa. Ang tanay na, 2-1. Ang tanay na green, may isa na. Let's go, big team! Let's go, big team! Tatlo! Yun! Apo! Habol, 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 habol! Lima! Nawala pa! Pa yan! Okay lang, habol, habol! Habol, isa pa! 30 seconds! Okay. Dali, ang pink ay 6. Habol! Yung green ako, hirap bilangin! Habol! Last 20 Invisible. Seconds! Ay, nako! Ano ba yan? Ay! Ay! Nako, green, humabol naman kayo kahit isa lang. Ayan. Yo, ayan. 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 Ano ba naman yan? In 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Okay! Hindi na muna natin kailangan bilangin mga mukhang yamado, Jason. Congratulations po sa ating Big Team! At ito na ang inyong pa-blessing! Yeah! Grabe! Ano nangyari, Green Team? Nakakahingal pala. Pero kausapin natin ang cheerleader. Anong masasabi mo? Bakit dalawa lang nakuha nila? Tatlo. Ano ka ba kaasama mo dito? Eh, Bex to. Uy, bakit naman lahat mga Bex magagaling? Hindi ka magaling mag-shoot. Matatalino magagaling, pero hindi kayo marunong mag-basketball, babe. Barbie. Yeah. Sayang. Okay, sayang. Okay. Thea, Sian, and Jeff, imbitahan nyo na ating mga tiktropa sa abangan bang pinakabagong podcast ng ATM na Triggered. Yes, guys! Triggered po! You can check it out sa Adventure Taste Moments YouTube page as well as their Facebook at ilalabas na rin po yun sa Spotify. Yeah. Our first official episode, ipapalabas na po on May 24. It's going to be about micro-cheating. So medyo, spicy. May macro. Oo, taray, no? Pero alam mo, maganda dyan kasi marinig namin yung mga opinion ng mga kabataan sa mga issue ngayon. Yes. Aabangan natin yun. Nako, diba, aabangan nyo yan. Up next, triple saya ng kulitan dahil hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi tatlo ang sasabugan natin ngayong umaga. Ha? Isang tanong, isang sabog. Sa pabalik na TikTok Live! Ito na nga, shoutout sa mga tiktropang nakatutok sa ATM YouTube channel. Hello sa inyo lahat dyan. Hello! Pero eto na po, oras na para sa chismisang may trivia. Let's play! Sang-talong, sang-sabog! For the first time, tatlo ang alay natin sa ating buwi, Seed Blaster. Eto sina Sean, Migs, at Mark. Magpapasabog na ba kayo? Magpapasabog na! Alright! Si Sean muna, ikaw mauuna siyempre. Kaya okay, naman, okay. Upo na si Sean. Lagyan mo na ang itang yan. Let's go! Ito lang kanyang unang sang tanong! Sang sabog! Tuwing nagta-travel sa ibang bansa, anong souvenir item ang paboritong bilhin ni Ken Chan? A. Ref magnet or B. Snow globe? Ito, alam na alam ko. Ay, ano tama. To? Globe? Ano? Mo yan! Bakit? Ba't hindi mo inalog para magandang... Tama ka, mamang. Yan yung kinokollect niya. Kasi masyado na raw basic yung mga rep magnet. Dati may rep magnet siya. Pakaraniwan. Yes, totoo. Gusto niya kasi yung mga inaalog-alog. Ay, tama. Yan, ganyan. Inaalog-alog. Yan. Tingnan nga ayos yan. Yan, ganyan. Maniwala ka. Naku, ang dami tinapos nito. Ikaw din ba nagkokollect nun? Ako agree ako na snow globe. Tama na ako. Wala ka na. Ay, sinarawin tayo. Rep magnet. Alam mo, siya... Gumagamit ng rep yun eh. Oh. May rep sila sa bahay. Feeling ko rin po. Oh, di ba? Tama? Tama. Kaya nagkokollect yung red magnet. Rep magnet. Kasi nga, pwede yung ref nila. Meron silang sa vegetables, sa fish, sa meat, sa hot dogs. Madami silang ref eh. Kaya ang dami niyang kinokollect. So, organized. Pero ang color ng ref nila red ah. Okay. Nakakaloka kasi yung mga nagko-correct na mga ganun yung may mga edad na. Oo. Siyempre, ito ba? Yes. Actually, sinunod na. Alamin na natin kay Sean. Anong magiging kasagutan mo dyan, Sean? Globe or snow globe or ref magnet? Medyo gusto ko maniwala kay Tuwaki kasi snow globe siya mismo eh. Yeah! Pero woo, feeling ko kay Orme ako, ref magnet. Ref magnet! Tama! Sabog or sabog in... 5, 4, 3, 2, 1! Hindi ka nakikinig sa
isang snow globe eh. Snow globe pala. Sorry, hindi ka nakikinig. Kasi nga, nilalagay niya sa kanyang ano, Christmas restaurant. Hi, Ken. Tama. Okay. Marami pa lang. Next naman, I see... Sino? Si Migs. Migs. Si Migs ang susunod. Halika na, Migs. Nag-ero niya, Migs. Okay. Ito na ang kanyang sang tanong! Sang sabon! Bata pa lang ay mahilig na magpainting si Heart Evangelista. Alin dito ang paborito niyang gawin noong bata pa siya? A. Dinodrawingan niya ang mga baso nila gamit ang pencil pen. Or B. Nilalagyan ng makeup ang pictures ng mga models sa magazine. Ay, yes, nako. Boys. Nakita mo yan, di ba? Oo, nakita. Kasi kapitbahay kami niyan eh. Ah. Nagpinta siya ng baso. Yun doon nagsimula. Oo, doon nagsimula yung karir niya. Oo, nagdo-drawing siya doon ng aso, ganyan. Sa baso. Oo, sinasabit niya nga yung baso eh. Ganyan, no? Oo, kasi may mga restaurant din sila. Yes. Oo, tapos yung binibili. Tama. Galing yes. mo mamang doon, galing yes. mo mamang. Ay, nako talaga. Ano sa inyo? Alam mo, sinicheck ko lang. Kasi gano'n pag matatalino ka, kung naaalala nyo, ano sagot nyo? Di nyo alam, di ba? Pencil pen, sinulat. Ano ba yung sagot nyo? Ano ba yung tanong? Si Heart, nandiyan. Ano si Heart? Passionista. Oh. Anong ginagawa nyo ng bata? Dali na yung sagot mo. Oh, di ba painting kayo? Oh. Painting dalawa yun. Nagpe-paint sila sa baso kayo. Siyempre, wala na kayong choice. Kundi doon kayo sa magazine. Eto na yan. Sa magazine ako, bakit? Na-puture siya sa ano? Sa mga puture. Magazine. Na-puture. Put your hand. Put your hand pass. Oh, your hand. Yung Vogue. Yung ganito na lang, para mas magkaintindihan tayo. Ako talaga, kasi friend ko si Heart. Ang pangalan ko, Juan Evangelista. Nakatira ko sa Evangelista Makati. Kaya friend na friend ko si Heart Evangelista. Yung magazine, lagi niyang dinodrawingan yun. Tama yun. Kulang ng lipstick, nilalagyan niya ng lipstick. Tama. Kulang ng blush, nilalagyan niya ng blush. Tama. Ganon si Heart. Tama. Nakita ko yun sa social media. Totoo yan. Outfit pa lang si Heart. Siyempre, ganon talaga. Heart, kaibigan ni Heart yes. ang bato. Yeah. Kidney. Eto na tayo. Tingnan natin. Ano magiging kasagutan mo dyan na? Oo, palagay ko dahil si Heart naman na napunta na sa maraming magazine cover. So baka nung kabataan niya, pinanganap niya na talaga yan. Kaya nagdo-drawing siya sa magazine. So kahit ano, ganyan yung mga... Ay, nagdo-drawing sa magazine. Magazine. Okay. Magazine tayo. Nagdo-drawing sa magazine. Sabog or sabog in... Nasabi ko sa'yo, Ming. Nasabi ko sa'yo. 5, 4, diyan ka makinig, Quads. Tama yan. 1, tama ka! Nilalagyan ni Heart ng mga lipstick at kilay. Alright! Ito na tayo, Mark. It's your chance naman to experience. Ito na kanyang sang tanong! Sang sabog! Ayon kay David Licaucos. Ay! Makatili. Kalma! Easy. Para sinisilihan nung... Saan siya na-discover bago siya naging artista? A. Sa Boracay habang nagsuswimming or B. Sa La Union habang nagsusurfing? Yes. Go! Yes. So, sa ano, sa Boracay habang nagsuswimming? Tama. Kasi yung katawan ni David pang swimmer, di ba? So, tsaka lagi ka doon, tinan mo, Morena, exactly. Beauty. Nakita ko na siya doon Tama. Magkatabi kami nagbibilad no sa Boracay. Si nakaganon talaga siya. Yan, di totoo yan. Bakit? Inaangkin mo yung shot ko eh. Paano yung shot? Si Yorme pala yung nakita ko. Dahil naman ang gumawa niyan. Si Yorme tsaka si Richard Gomez. Yeah. Naku, huwag kayo maniwala. Boracay talaga. Alam mo kung bakit? Nakita mo ang init-init. Oh, nandito yung araw. Hindi nyo natapos. So, ano yung sinasabi mo kanina? Nalungkot lang ako noon kasi akala ko may nilalango yung ulo ko. Yung pala, may bata, tinutusok ako ng straw sa ulo. Akala buko. Kaya maniwala ka. Alam kong crush mo yan. Yorme. Hindi, mali yan. Alam mo, di ba sabi, maganda katawan? Surfer yan. Pag gumagano, nagkasabay nga kami sa loon yun. Pag ganyan, medyo ganda yan. Kasi, maano pa lang eh, 10 kilometers lang yung yun lang yung mo. Kasi nga, medyo konti lang yung alam. Pero pag mabilis, gumagano, ganun ko yan. Kaya surfer, nagkasabay kami yan eh. Naku, hindi ako naniniwala dyan. Sa Boracay talaga. Minsan nga mo, nagsusurf kami. Yorme, nagsusurf ka? Hindi, sa surf, lalaki katawan mo. Iba pa lang surf. Hindi ba yun? Iba pa lang. Paano tumayo ang surfer, Jason? Paano? Paano? Ay! Ay!
Uy! Hoy! Parating ka yan! Parating ka yan! Ay, di ganyan! Pinakita corals! Pinakita corals! Nakakachongo, ha? O, chongo? O, ganon. Tingnan mo, hindi ka marunong mali yan! Server na ko eh! Mark! Nakakachong, ano kayo? Mula naman kayong patungo na yan. Nagsiswimming sa Boracay o nagsisurfing sa La Union? Kaya David, mahal na mahal kita. Asa Boracay po. Okay! Nagsiswimming sa Boracay, Kabog or Sabog in... 5, 4, 3, 2, 1! Everyone! Oh, kumusta kayong tatlo? Kumusta? Okay lang ako. Kasi yung ano, medyo... Sayang, isa lang ang nasa bugan. Oh, o sige, ay. Invite nyo muna sila sa inyong mga programa, sa inyong mga shows. Siyempre, lahat ng ating mga kapuso, iniimbitahan namin. Don't forget to subscribe and like sa ating ATM Adventures Taste Moments sa YouTube. Of course, all the other social media accounts ng ATM. Ayan, Mark. Ayan, mga ka-ATM, abangan ninyo rin po ako doon dahil ako ay nasa backstage sa mga ka-artistahan nga, ika nga nila. So, please do subscribe the ATM Squad sa YouTube booth. And, Winchikeli nyo ako i-forgot na i-support system sa Kinect Create ng game. Up next, mga pambato ng Antipolo ang maglalaban. Ayan, iwaki, ha? Salamat ko sa na lang ng trabaho. Agoy, ang titulo ng kampyonato na si Aubrey Malaiba. Umubra kaya sa kanilang tanghalan ng kampyon sa pagbabalik ng Tiktokla! Kahapon ang charming balladeer na si Kenneth Gonzalez ang nangibabaw sa unang banggaan. Pero sa back-to-back tapatan with Aubrey Malaiba, si Aubrey pa rin ang mas umangat. Ngayong umaga, sino kaya ang susunod na hamon sa kampyon ngayon? Tutukan ng umiinit na bakbakan dito sa Tanghalan ng Kampyon! Ayan! Matalsik! May chismis! Oh. Naku, eto na nga, Yorme. Pero ito, hindi ito chismis, di ba? Oh. Bago ka na-discover ni Kuya Germ, siyempre, sumasali ka muna sa mga contest noon. Oh. Actually, audition. Audition, oo. Audition. Parang ganito. Ayan. Ano ano yung pinaka-most memorable na talagang audition mo? Tinanong ako ni Kuya Germ, sabi niya, ano ba ang talent mo? Marunong ka ba kumanta? Sabi ko, hindi po. Pero pwede naman nung aralin. Oh. Oh, say, anong talent mo ngayon? Acting na lang po. Yung, pina-acting ako. Pasa? Ah, awa ng Diyos. 300 kami, 24 kaming napili. Oo. Oh, yeah. Ah, diba? 1993. Throwback, ha? Yes, oo naman. Kaya naman, eto na po, bibigyan na natin ng big break ang isa na naman nating kababayan na palaban sa kantaan. Sino kaya ang matibay at angkin ng kampyonato dito sa Tanghalan ng Kampyon! Kala ko, iba makasabi mo. Eto na. I-welcome na natin ulit ang ating mga inampalan. Pantay-pantay ang kanila mga height. Our guest judge. Singer, songwriter, athlete, vocalist ng The Ones. Cutie-cute-cute, Carl Guevara. Diba? Eto naman. Concert, stage performer, and queendom diva, Jessica Villarubin. Yun, oh. Eto na, multi-platinum artist and OPM hitmaker, ang nag-iisang icon, yeah. Ren Zaverano. Kilala na natin ang dalawa nating kalahok, Ryan Galvez at Reynaline Maclang. Sila ang sasabak sa Unang Bangga! Sino kasama mo sa bahay niyo? Yung pamangkin ko, yung namatay, yung special talaga. Special child siya na ikaw talaga yung nagpalaki since nung bata pa. Meron kasi siyang brain abscess. Tapos special siya, naka-bedridden lang talaga siya. Kagka day off ko, ako yung nagpapaligo at nagpapakain. Siya kanya kumuhugot ng inspirasyon kasi nakahigal siya pero gustong-gusto niya mabuhay. Tayo pa kayong mga normal. Nung darating ako galing trabaho, pag tinatawag ko siya pag umiingiti, sobrang saya ako. Namimiss kaya, mo siya? Naman. Namimiss ko siya. Kaya nga, ginagawa ko yung outlet sa pagkanta para makalimutan ko. Pero minsan, pag may mga sad song, yun, bumabalik. Lagi ka lang magpipray na thank you, Lord. Alam mo yung hirap ni Hara. Tinanggal lang ni Lord yun. Pero hindi niya tinanggal si Hara sa puso't isip mo. Thank you so much.
Ryan Galvez ng Antipolo City. Nako, Ryan, alam mo, pil na pil ko kanina yung habang nyumanyanga ka. Oh. Bakit? Alam mo bakit? Nung mga kanta na yun, puro busted ako nung high school ako. Pero teka, 46 ka na. Yes po. Talaga? Diba? Anong, bakit sumasali ka pa rin dito sa mga ganitong klaseng competition? Kasi hindi ko ito na-porsyo dati di na yung pagkanta ko. Kaya gusto ko siyang ituloy. Oh, para, kasi sabi nila, sayang daw yung boses ko eh. Kaya ituloy ko daw. Ayan, oh. No, tama naman. Kesa naman nakatago lang dyan. Bakit sa akin wala nanginayang sa boses ko? Gusto mo sabayan kita? Pwede naman, sige pwede nga. Naman. Naman kami naniniwala. Naku, sige nga. Di maamin. Oo. Oh. Nang wala ka na sa aking piling. Iba. Okay, mama! Eto na, siyempre, kukumpletuhin na natin ang bakod. Ano kaya ang masasabi ng ating mga inang pala? Ayun. Na-enjoy ko yung performance. Nakakatawa po kayong panoorin. Ang gusto ko sa performance nyo po ay ang linaw ng mga salita at effortless yung mga high notes. Yung ikaw ba rin lang na. Sobrang parang hindi siya, wala lang. Kung meron man po akong note, yung kaba ay nakikita namin sa performance. I think may certain parts, Tito Renz, na nakalimutan niya yung words or nagkamali siya sa lyrics. So ang masasuggest ko lang po, tama po, it's never too late to still train and still improve. So sa susunod po na pagsali nyo, hindi ko alam kung nakatulong yung mga kumikislap-kislap sa inyong outfit. Pero kung ano man ang makakatulong sa inyong confidence, ay dalin nyo po at bitbitin nyo pagdating nyo sa performance. So congratulations, yes po. Thank you po, thank you po. Thank you po sa comment. Alam mo, pag mga ganitong performance sa probinsya, tumitili yung mga dalaga, no? Oo! Di maap... Gaganon yung mga... Pa-flashback eh. Oo, flashback sa probinsya, ganon eh. Yun, ang ganda po ng boses. Tsaka ang cool nyo tignan sa stage. Ako siguro may mga part lang na di mo naaabot yung mga nota, so dapat careful lang po tayo doon. But overall, na-enjoy ko din po yung performance yun. Congrats! Yun, thank you, thank you, thank you. Ma, panahon natin yun, yung kinanta mo. Yes po. Medyo may mga napansin lang ako. Yung iyong vibrato, bawasan lang po natin ng konti yun. Yan. Nagawa mo, Ryan, doon sa dulo eh. Yung dulon-dulon. Nano giliw ko. Ba't di mo gawin doon sa ibang parts yon? Mas maganda. Para hindi lalabas yung edad. Ganun mahalata talaga. Pagka too much vibrato, lalabas na yung edad. Yung change key natin, medyo konti lang. Hindi naabot ng konti. Stage presence, eh, punong-puno ka nun. Yes, Ryan, so yan, punong-puno ka nun. Yun, oh. Grabe yan. Po. Thank you po, thank you oo. Po. Yung batid ko, medyo hindi ka sigurado doon sa pasok. May parts na medyo hindi nahihit ng konti yung notes. So, konting ensayo lang, salagay ko eh, ayun. Masasapol mo lahat yan. Yun naman pala. Thank you, sir. Thank you, sir. Maraming salamat po. Eto naman, ano kaya ang score na bibigyan ng ating mga inampalan? Ryan, ang ibibigay ko sa iyong stars today ay... 3 stars! Thank you, thank you, sir. Ang stars na ibibigay ko ay... 5? Thank you po. 3 stars! Okay, nako, ibitin muna natin kung ano ang score ni Jessica. Sa ngayon, kilalanin natin ang ating pangalawang kalahok, Reynaline Maclang. Balita ko, kakagraduate lang ni Reynaline. Yes po. Ayan, ano ba itong yung anong course lang mo? Po. Elementary education. Anong tindahan ba ng lola't lolo mo? Sari-sari store po. Balita ko, nakikiraket ka doon sa tindahan eh. Naglalagay po ako ng paninda ko po. Nagre-repack po ako ng mga candy po, tsaka ano, nag-i-load din po. Lumaki kang lola't lolo? Opo, kasi lagi po kiniwan ni mama at papa para po mag-work po sila abroad. Ano masasabi mo sa lola at lolo mo na talagang ginabayan ka, hindi ka iniwan hanggang ngayon? Salamat po kay nanay at tatay at kay lalo sa lolo ko, tinulungan niya ako na ma-motivate na ipagpatuloy ko yung pag-aaral ko. Tumatanda na rin po sila, so ayun, blessed ako na nakakasama ko pa rin po sila. Sa kanila pa ako lumaki. Lalo po ngayon may sakit po si nanay. May diabetes po siya and then ngayon may cataract. Nako, get well soon. Ayan, nanay. Palalakas po kayo at saka kay tatay. Galing mong bata ka. Thank magiging future teacher ng Pilipinas to. Ma'am, thank Reynaline. You po.
Reynaline Maclang ng Antipolo City rin. Bravo! Mga taga-Antipolo, puro mga kapitbahay ko pala to. Ang taas ang mga boses, kasi ang taas ang lugar nila, di ba? Teka lang, Reynaline, matanong ko lang, kasi yung kanta mo parang may mensahe yun eh. Ano ba gusto mo sa buhay, yung ikaw ang mahal o mahal mo? At this time po, pinili ko po yung mahal ako. Mas parang mas ako yung nagmahal po yung dati. Ikaw, anong mama, anong gusto mo? Ikaw yung mahal o yung mahal? Copy-paste. Copy-paste. Ay, ako na naman. Mahal ang bilihin. Wag na mag... ako na naman. Diba? Hindi. Gusto ko yung ako naman yung mahalin. Yung pagmamahal ko na meron ako ngayon para sa mga anak ko na yun. Yeah. Diba? Dakilang ina. Yeah. Ay, naku. Okay. Tanongin natin. Tignan natin. Ito naman yung ating mga inampalan. Tingnan ko anong pipiliin nila. Go. Ayun. May tanong lang ako kay Jessica. Parang sakto sa kanya eh. Jessica, anong pipiliin mo? Yung mahal lang, mo? O mahal kita? Mahal ka. Hoy! Breaking news! Ano ako? Ay, mahal man mo to! Nag-blush yun! Mahal ko ang sarili ko. Ay. Love yourself. Parang may hugot love ka doon. Love yourself. Ganun. Mukhang na broken-hearted dito si Jessica. Mahal ako. Unahin ko muna yung na-appreciate ko. Nung patapos ka na, I like the way how you ended the song. So yung vocal expression mo, naramdaman ko siya towards the end. Although, naramdaman ko lang na sa low notes, medyo nag-struggle ka, medyo sumasayad. Pero dahil importante kung paano ka nagsimula, naka-apekto yun sa kung paano tumakbo ang iyong performance. So, more leanness dun sa mga ganong parts. Pero dahil nagustuhan ko naman kung paano nag-end, paano mo kami inhatid doon sa dulo ng awitin, nagustuhan ko rin ang iyong performance. Bawian ka sa dulo. Salamat po. Yes. Hooray na Leon! Tama ba? Opo. So, gusto mo mahal ka, no? Yun yes yung pinili po, opo. Tama yan. Ba't parang may pinanggagalingan ka, Jessica? Siyempre, na-try ko din na heartbroken yung bigay ka ng bigay, tapos, alam mo yun. Diba nga? Ang ganda ng araw na ito. may tanong ako. Yung bigay ka ng bigay, ito ba ay dahil hiningi sa'yo o kusa mong binigay? Kusa. Bakit ka nag-expect? Swerte yung kusa pala. Dapat kinukusa. Hindi kasi kung kusa, okay lang na nagbigay ka na nagbigay. Pero kung hinahanapan mo ng kapalit, so yun ba ay kusa? Pag 10 ang bigay ko, dapat 10 ang balik talaga mo sa mga lalaki, no? Mga gusto magkapagpalusot, papalusot eh. Guard! Palabasin nyo nga po. Uy! Rainally, beautiful voice. Salamat. Yung una lang siguro, dapat control mo talaga yung umpisa. Pero na-shock ako sa rendition mo ng song na to. Ginawan mo ng bagong flavor yung song. Tsaka yung birit mo, napakaganda. Siguro yung ibang adlibs, linisin mo lang yung claro. Congratulations. I love Salamat your performance. Salamat po. Thank you po. Kailangang mag-concentrate ka dun sa low notes mo. Ito'y sakit madalas ng mga awit na sumasali sa contest. Dahil they always concentrate on the high notes. Dahil yun yung magbibigay sa kanila ng magandang impression ng inampalan. Pero hindi nila napapansin na ang mabababang nota pinapakinggan din namin. So, dapat siguro bigyan mo ng pansin, lalo na itong first two stanzas nung kanta, nandun lahat, mabababa lahat yun. So, kailangan mas sigurado ang tumbok mo ng bawat nota. Pag nagawa mo yon, perfect. May napansin lang ako, dun sa mga dulo lagi ng mga adlibs mo, medyo kinakapos ng konti. Kasi kung minsan, yung ini-iskala mo yung iba-ibang notes eh, kailangan masapul mo bawat nota nun. Kasi mas sarap pakinggan. Yun. Okay, thank you. Thank you po. Eto na, anong score naman kaya ibibigay ng ating mga inampalan? Reynaline, ang ibibigay ko sa iyong between ngayong araw ay... 3 stars! Reynaline, para sa araw na to, ang stars na ibibigay ko sa iyo ay... 3! 3 stars din! Naku, mamaya natin ipapakita ang scores ni Jessica. So far, kayong dalawa ni Ryan ay meron ng tig 6 stars! Naku! Samantala, sa mga gustong mag-audition sa Tanghalan ng Kampiyon, ng mga tiktropa natin dyan, please watch this.
tinatawagan ng mga Pilipinong may tapang ng kampiyon at boses ng kampiyon. Ito na ang pagkakataon mong ilaban ang iyong pangarap kung ikaw ay 16 to 50 years old at may boses na kayang makapagsabayan sa mga kampiyon. Sugod na sa GMA Network Studio 6 tuwing Miyerkules at Huwebes, 3 to 5 p.m. po yan. Hanapin lang si Romel Bago, ilabas ang iyong pusong kampiyon dito sa Tanghalan ng Kampiyon! Nagbabalik ang Tanghalan ng Kampiyon dito sa TikTok Clock. Ang mananalong kampiyon ay tatanggap ng tumataginting na 10 bulig o 10,000 pesos. At sa bawat araw na magtutuloy-tuloy ang kanyang kampiyonato, ay tuloy-tuloy din ang paglaki ng kanyang cash prize. Tama! Kaya naman eto na, Jessica! Oras na para malaman namin kung anong score ang ibibigay mo kay Ryan. Yeah. Kuya Ryan, ang stars na ibibigay ko sa iyo ay... 3 stars! So, ibig sabihin niya si Ryan po ay mayroon ng 9 stars! Naku, eto na. Ano namang score ang ibibigay mo kay Reynaline? Reynaline, ang stars na ibibigay ko sa'yo ay... 4 stars! Ibig sabihin na total of 10 stars si Reynaline. Congratulations, Reynaline! Ikaw ang ahamon sa kampiyon ngayon! Yeah, lumalaban ang grand finalist natin na si Audrey Malaiba para makuha ang kanyang 7th panalo. Magawa kaya niya to? O baka naman si Reynaline na ang nakatakdang pumalit sa kanya? Alamin natin sa kanilang Back-to-back Tapatan! At yan ang Back-to-back Tapatan ni Reynaline at Audrey! Diba no? Grabe? Patidlatan litid mo. Langak! Pero tignan natin kung ano kayang masasabi at sinong umangat para sa ating mga inampalan. Ang napili naming kampiyon today ay yung contestant na na-impress kami. Kumbaga, pack na pack! Boom! But anyway, thank you Jessica. Alamin na natin ang score na ibinigay ng ating mga inampalan. Ate Audrey, grabe. Pagpito mo na, Audrey. Mamang, pigilan mo ako. Pigilan bakit, mo ako. Bakit? Ayaw din tumigil nito ni Ate Audrey. Oh. Alam mo ko ba, magkano na? Ah, oh, magkano? 70,000 pesos! Wow! Wow! Nakakapito na siya, pero kailangan niyang mabit. Yung isa, meron pa tayong mas marami. 8. Ate, ang tanong dito, dediretsuhin mo ba hanggang 10 to? Kakayanin po. Kakayanin! Alam mo ko, sino yung 8? Ano, sino? Si Ate Rica. Oo, oh, yung... diba? Galing! Diba? Galing diba? Naman. Congratulations sa Ate Audrey, mga tiktropa! Pumunta na po sa gmanetwork.com/entertainment para sa TikTok Lock Highlights at iba pang exclusive content para sa inyo. Once again, it's gmanetwork.com/entertainment at follow nyo rin po kami sa TikTok Lock GMA para updated kayo sa bago naming online exclusives tulad ng BQ. Oh, binibining matanong. Oh, di ba? Oh, di ba? Masaya po dito kaya bukas. Ulit mga tiktropa pagpatakbo ng 11 o'clock. Kita-kits lang po dito lang sa TikTok Clock. Muli ang ating grand finalist, Audrey Malaiba.